Sa kabilang banda naman ay magkausap itong si Lavinia at si Patricia at ibinabalita nga ni Patricia na nakahanap na raw sila ng panibagong kumpanya na mag-aayos nga sa mga problema nila sa naturang proyekto. At dahil dito ay masayang-masaya naman itong si Lavinia at tinatanong nga ang kanyang sarili at si Patricia kung ano daw ang nararamdaman ngayon ni Andre ngayong kumpleto na at maikakasana nila ang kanilang proyekto. Kinagabihan nga ay hindi agad umuwi itong si Camille sa kanilang tahanan sapagkat meron nga siyang nirarush na trabaho at sinabihan nga siya ni Andre na ihahatid na lamang daw siya sa pag-uwi. Nagulat naman itong si Camille sa sinabi ni Andre at wala na nga itong nagawa sapagkat agad itong lumabas ng kanilang opisina. Sa pagkakataong ito ay naipit naman sa traffic ang dalawa at masayang-masaya naman na nagkukwento itong si Camille tungkol nga sa kanyang pamilya. Ngunit hindi naman sumasagot itong si Andre at tila ba'y napakalalim nga ng kanyang iniisip. Nabanggit nga ni Andre na ilalaunch na raw ng kanyang pamilya ang kanilang ninakaw na proyekto sa kanya. Ngunit tugon naman sa kanya ni Camille ay bakit hindi na lamang daw makipag-ayos itong si Camille sa kanyang tatay. At dahil nga dito ay nagsimula na namang mag-init ang ulo ni Andre at bakit daw pinipilit niya kasi na gawin ang bagay na yun. Ayon nga kay Andre ay hinire niya raw si Camille upang makasama niya sa trabaho at hindi upang pakialaman ang kanyang personal na buhay. At dahil nga dito ay nag-walkout itong si Camille, lumabas ng kotse ni Andre at sumakay sa ibang sasakyan. Samantala, sinabi naman ni Victor na kailangan na raw sabihin ni LV ang buong katotohanan kay Kelvin at kay Andre. Abangan natin ang susunod na eksena dito lamang sa Marry Me, Marry You. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and please don't forget to subscribe.